yan po yung ginagawa ko, athlete po ako ng taekwondo. And yun, okay lang po ba, acknowledge ko rin yung ano ko, yung fiancé ko, si Miss Jim Sekon. World champion naman siya, first Filipina world pumse champion. Yan sila, tatlo sila magpinsan. Yun. Okay, so enough of the background. Okay, nung high school, nag-start ako mag-taekwondo. Actually, nag-start ako swimming and then nag-basketball ako. Naging varsity ako ng basketball sa school namin, sa Diliman Prep. Okay, hanggang high school. Tapos, nawala yung basketball program sa school, kaya ako nag-shift sa taekwondo. Yun. Yung pala, ano siya, gusto ko talaga mag-basketball eh. Diba? So, diba? Kung makikita niyo naman yung basketball players, no? Kasing height ko lang din. Kaya blessing na rin napunta ako sa taekwondo, di ba? Naniniwala ba kayo lahat ng bagay may purpose? Yes! O, di ba? Kaya rin tayo nandito kasi may purpose tayo. Yes! Diba? So, yun nga, bronze director na ako dito sa Isana. In-invite ako ni Coach George. So, yung first is, in-invite niya ako sa sponsorship ng Isana. Pero yung sponsorship na yun, hindi lang, of course, syempre, pag sinabing Isana, di ba? Sobrang taas ng tingin natin pag Usana. Sino pa bang hindi nakarinig ng Usana dito? Ngayon lang narinig. Oh, syempre kanina narinig mo. At meron dito, may isa dito na ngayon lang nakarinig ng Usana. So pag sinabing Usana, kumbaga sa kotse, yun yung mga Lamborghini, Ferrari. Hindi, oh, yes! Totoo to ha, kasi personally natin ko rin. Actually, lahat ng products na take ko na. Diba? So, effective talaga siya. So, ito yung, ano namin, first meeting namin. In-invite kami ni Sir George para nga dun sa ambassadorship dito sa Isana. Tapos si Miss Mari, kasama namin, siya yung head ng sponsorship program ng Isana. Tapos ayan, si Coach Majo, tsaka si Coach George, kasama yung brother, yung nasa pinaka-right ko. Brother ko naman yon. Tapos si Coach Janice, yan. Tapos, ito naman yung sa corporate, contract signing naman namin. Tapos yung marketing head, si Miss Cherry Junicio, yan. Tapos, syempre, kasama namin yung general manager ng USANA Philippines and Indonesia, di ba? Si Ma'am Dugay. Tapos, ito na, dito na nagsistart yung journey ko sa USANA. After niya akong ma-invite dun sa ambassadorship namin, bigla akong tinawagan ni George, bro, i-present ko rin sa yung business. Sabi ko, sige. Tapos, hulaan niyo kung anong day to. Ano? Diba, daming day, hirap hulaan. Date. Pasko? May tip. Naka-red ako. Birthday! Valentine's! Ah, tama, Valentine's! So isipin mo yung Valentine's, in-invite kami ni Coach George. Diba? Valentine's, invite ako. Kala ko nga double date. Sige, double date tayo. Hindi, pero alam namin na ipipresent niya sa amin. Kasi sabi ko naman na, sige, tunda natin pag yung mama naman tayo dito. Everyday Valentine's. So, diba? So nung tinawagan kami ni Coach George for the business presentation, si Coach Janice, sinama yung best friend niya, si Lenny. By the way, si Coach Janice, registered nurse siya. Yan. Tapos yung best friend niya, si Lenny, registered nurse din, tinawagan niya, uy, sama ka naman sa amin. Sumama siya. Kaya si Lenny, yung best friend niya, nagsama pa ng dalawa, uy, sama kayo sa akin. Sumama ka. Diba? Ganun lang siya, di ba? Sama-sama lang. Alam mo siya. So, in short, ginabay kami na ito, madaling araw na lang kami nakauwi. Nung after the presentation, kami dalawa ni Janice decided to join. Okay? Tapos nung narinig nung isa, ang best friend niya, "Ala, mag-join sila." Parang tapos narinig niya ito, narinig nun, 'di ba? Nagunahan yung tatlo, "Ako next." So ganun yung nangyari. Tapos actually yung business ko free siya. Share ko sa inyo mamaya kung paano siya naging free. Sige, next. Okay, tapos ito naman yung first convention sa MOA Arena. First convention namin nung na-invite kami sa ambassadorship. February 25, 2014, kasama ko si Neil Flores, volleyball player ng Ateneo, na gold director din. O, di ba, gold director? Pagka,
si Sir Abe Avena, golf. Si Gab de la Merced, race car driver na downline ko rin yan, si Gab de la Merced. Yes. Si L.A. Tenorio, pero hindi kami kompleto dito eh. Oh, tapos sumingit lang ako. Kasi parang sikat sa picture, diba? Next, please. Yan, ito naman yung press con namin sa office. Dito naman kasama namin si Alisa Valdez. Kailan niyo ba si Alisa Valdez? Yes! Diba sikat na sikat yan? Pero, syempre, tinitake na. Syempre, number one vitamin. Yes! Diba? Si Bing Amit, first Filipino World Pool Champion. Diba? Downline ko rin po yan. So, yes! And then, si Tim Patrimonio. Yan, yung tennis player naman siya. Okay? So, yun na yung last na slide. So, i-share ko naman kung paano naging free yung business ko. Gusto mo malaman? Yes! Okay. Kasi, konting, ano lang, i-share ko lang, nag-business na po ako ng franchise. So, dalawang beses. Alam niyo po ba yung California Berry? Yung frozen yogurt? Yes! Yun. Nag-business ako na. Tsaka yung, alam niyo po yung Moonleaf Milk Tea? Yes! Ano ba? Sikat na sikat yun. Lalo na dito sa Maguindanao, di ba? So, nag-franchise po kami nun. Alam niyo po yung good news? Ano? Wala po ako nabawi dun sa ano. Joke lang. Pero, yun nga, di ba? So, diniscuss kanina ni Coach George na pagdating sa franchise, sobrang laki ng kailangan mo ilabas para ma-apag-franchise ka, di ba? Sabihin ko lang yung sa Moonleaf kung magkano yung nilabas namin. Okay lang? Yes! 2 million. Wow. Diba? Pero, wala akong nabawi. Kasi syempre, hindi naman natin hawak. Kunyari, nilagay mo sa isang place. Umpisa, okay, maganda. Pero hindi mo hawak yung nangyayari sa isang area eh, di ba? Kung may masamang nangyari dyan, or kung may nasunugan, o ano, hindi mo hawak eh, di ba? So, medyo nalugi, wala akong nabawi, pero okay lang din. Alam nyo, good news? Ano? Pinresent sa akin ni Coach George yung Yusana. Diba? Sabi ko, nung pinresent ka sa akin yun, nakita niya ba 38,440 kumpara sa 2 million? Diba? So isipin mo, kung gusto mag-start ng business, maganda mag-start ka sa Yusana. Diba? And then eventually, magtayo ka ng franchise or sarili mong business. Diba? So yun nga, 38,440, alam niyo paano ko nakuha ng free yung business ko? Kinedit card ko. Diba? Pero utang ka rin, diba? Pero hindi, kasi nung kinedit card ko siya, within 3 weeks, nabenta ko lahat. Diba? Eh, may retail, diba? Retail price. Tama? Yes. Nabenta ko na yung products, tumubo pa ako sa products. Tapos, kumita pa ako weekly. Diba? So, yung first month ko, ang kinita ko is, I think, 27,000. Sabi ko, ay, totoo pala siya. Okay, pero, di ba, not bad. Di ba, tama ba? Yun nga yung sinasabi ni Coach George kanina, mababa sa umpisa, yung effort mo mataas, yung mababa, di ba, yung income. Pero medyo mataas na rin yun eh, no? Para sa, ano, sa 1 month, 27,000. Di ba? Tapos, second month namin, nag-26,000 kami. And then, yung third month, ika-third month namin, dun ko na-hit yung bronze directorship namin. So, yun yung first 100,000 namin dito sa, yes. Di ba? Diba? Tapos, the rest was history. Yun. Tapos, yun nga, with the guidance of Sir George and of course yung mga mentor natin, sina Sir Clark, yan, yung mga unang nag-train sa akin, sila Sir Clark, idol ko, tsaka si Coach George, of course. Yun nga, tinitrain nila kami to do the business. Okay. Actually, hindi naman sobrang hardcore training yung ginagawa namin tulad sa kami, athletes kami, di ba? Taekwondo. 3 times a day kami kumag-training. Di ba? So, medyo mahirap din para syempre ma-master mo yung craft mo. Kailangan din ng training. Dito, ganun din sa Yusana. Di ba? Tsaka isa rin sa nagustuhan ko sa Yusana is syempre yung mga products nila. Di ba? Na nakakatulong sa akin. Kasi sa Taekwondo, siyempre, pag-athlete ka, ang puhunan mo is katawan mo. Tama? Diba? Actually, sa lahat naman dito eh, diba? Pag sino nag-work? Parang lahat naman, no? Nag-work? Yes. Siyempre, puhunan natin yung katawan natin. Diba? Pag nagkasakit tayo, diba? Hindi tayo makapasok sa office. Diba? Wala rin tayong sweldo, wala tayong salary. Diba? Sabi nga nila, yung pay slip,
Kaya siya tinawag na payslip. Nagsislip lang talaga siya. Sleep away. Yeah. So, ganun siya. So, nung nakita ko ngayon yung sana, kahit hindi ko pa siya natatry, di ba? Parang okay na, bilib ako sa products kasi may mga third party na nagsasabi na number one si Yusana. Di ba? Meron tayong book, yung comparative guide, nutritional, nutri-search. Di ba? So, nakikita doon yung graph na 5 stars si Yusana. So, doon parang, wow, okay ah. Sige, try ko nga. Tapos, meron si Yusana na tinatawag na 1 million athlete guarantee. Alam niyo po ba yun, yung 1 million athlete guarantee? Kasi po sa mga athletes, pagka nagko-compete po kami, pag nanalo kami ng gold medal, dinodoping po kami. Alam niyo po yung doping? Hindi po yung drugs, ha? Yung doping, pag nanalo kayo, iti-check nila yung ihi nyo. Tapos titingnan nila kung may mga ginamit kayo mga performance enhancement. So pag may nakitaan ka nun, masistrip ka ng gold medal, sayang mga pinaghirapan mo. Diba? Si Yusana, ginagarantee niya mga athlete na once na na-trace nila na yung banned substance na yun galing sa Yusana, bibigyan ka ni Yusana ng $1 million. Diba? Diba? Sino kumpanya mag-garantee ng gano'n? Diba? Si Yusana lang. May narinig na mga ibang companies na nag-garantee na gano'n. Wala, diba? Sabi ko nga, okay, 1 million. Buhay na ako doon. Kunin ko kayo. Diba? Pero wala. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakuha nun. Kilala niyo sila Lance Armstrong. And racer, di ba? Sayang yung ano, di ba? Yung mga pinaghirapan niya. So, yun. Di ba? Nakakaawa lang. Pero, syempre, kung yun sana yung tinake niya, di ba? Ano pa rin siya? Okay pa rin siya. Diba? So, yun lang. Sana nakapag-share ako ng nang maayos, di ba? Tapos, sino pa yung mga hindi pa members na Yusana? Taas lang kami. Huwag po kayong mahiya, ah. Okay lang po yan. Oh, di ba? So, madami pa rin. So, kung iniisip nyo na gusto nyo munang itry yung products para malaman nyo kung effective, huwag na. Huwag nyo na subukan. Di ba? Kasi sinabi na nga sa book, sinabi ng mga doctors, alam nyo ba, meron akong ano, customer. Actually, ako kasi hindi akong mabentang tao na, uy, bili ka naman ito, uy, bili ka naman ito. Hindi. Kumbaga, mga doctors na rin nagsasabi. Kasi meron akong friend, yung mami niya may parang mass sa liver. Tapos nagpa-check daw sa doctor. Sabi ng doctor, ang nireseta sa kanya, Hepacil. Sabi ko nagulat, oh talaga? Ngayon, alam nung friend ko, nag-iusahan ako, saan siya kumuha niya pa sila. Regular yun, regular. So, kumbaga dun pa lang, makikita mo na hindi lang mga distributors yung sabi na, ah, Yusana. Hindi. Even doctors. Diba? So, palakpakan naman natin yung isa. Very effective yung mga products ng Yusana. Kami na nagsasabi, mga athletes. Kanina nga, diba, si Charlie Suarez nandito. So, kasama ko siya sa national team. Yun. So, ito yung sana na rin siya, hindi malabo na makuha ng gold medal sa Olympics si Ana. Di ba? Okay? So, maraming salamat and I hope na gumamit ko yung